Okay mga bro, so mga bro, may balita nga po tayo dito ay ayon sa mga reports natin na ito pong Converge Fiber Xers ay gusto nga pong kunin. Ito pong si Greg Slaughter from Japan B-League from Rising Zephyr Fukuoka mga kabrods. Ito nga pong si Greg Slaughter, nababalita nga ay nagkakaroon ito ng conflict sa kanyang kontrata dito sa Japan B-League. Kaya nga ito pong Converge ay handang mag-offer ng malaki dito po kay Greg Slaughter. So hindi lang naman Converge ang interesado dito kay Greg dahil may mga iilang teams din tayo katulad ng Ginebra at SMB na gustong pabalikin si Greg sa kanilang group. So ito nga pong SMB at Converge Fiber Access mga brods ay pilit pa rin nag-aagawan dito kay Greg Slaughter. Ang Ginebra kasi parang nagdadalawang isip pa, lalong lalo na meron naman din silang Christian Stan Hardinger na rin mga kabrod. So ito nga pong SMB na alam naman nating merong John Marfardo na, pero yun nga, nagkakaroon din kasi ng injury prone na si John Marfardo. Kaya nga ito pong si Greg Slaughter na fresh pa from Japan B-League, gusto nila itong makuha na rin mga kabrods at o-offeran nila ito. Pero ang Converge Fiber Xers, maganda-ganda kasi ang kanilang offer dito mga kabrods. Parang gusto nilang tapatan yung sahod ni Greg doon sa Rising Zephyr Fukuoka sa Japan B-League. Kaya nga gusto nila talagang makontak ang agent ni Greg Slaughter mga brods para nga mapabalik dito si Greg kapag hindi na siya na-renew ng kontrata doon sa Japan B-League. So maganda-gandang balita ito para rin sa mga PBA fans at Ginebra fans na babalik na rin ito pong si Greg Zila, dahil ito nga pong koponan niya ay baka hindi na rin siya i-renew talaga next season mga kabrod. So ito nga pong SMB ay isa rin sa mga gustong lumaban dito sa negotiation ng Converge at sa agent ni Greg, dahil ito pong SMB ay alam ko mas malaki ang magiging offer na ito mga brods kung sakali man. Ang Converge kasi alam ko nagpapalakas ito lalo, so syempre kulang rin naman kung itong si Justin Arana lang ang kanilang big man mga brods. Syempre undersized na ito kapag nagkaroon na ng mga imports ulit. Ito po kasing si Greg, 7-footer ito mga brods, at alam ko may mga natutunan din naman kahit papano ito pong si Greg Slaughter dyan sa liga ng Japan. Pero syempre komento mo lang ang opinion mo dyan mga brods ha, kung sa lahat po ng mga SMB fans, sa tingin nyo dapat bang i-push nila ito pong si Greg Zila sa dito sa kanilang lineup, or sa tingin nyo ba hayaan na lang ng Converge at sila ang makakuha kay Greg Slaughter para medyo pantay-pantay ulit ang liga natin. So komento mo lang pwede mo dyan mga brods at isa-isay natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Ito pong si Ken Taffin na dating player ng Wellington Saints ng New Zealand National Basketball League or NZNBL. Yun nga mga brods, nag-anunsyo na rin ito ng kamakailang buwan lang. Ito ay magpapadraft na sa atin ngayong PBA Draft 2023 after ng Governor's Cup. So isa nga sa mga nakatingin dito kay Ken Taffin ay ito pong barangay Ginebra San Miguel. Dahil balak nga ng Ginebra na i-drop or pababain ang pick nito ni Taffin sa number 8 or number 9, which is yan ang mga pick ng Ginebra sa first round mga kabrods. So kung matatandaan nyo, ito pong si Ken Taffin, naglaro na rin ito dati sa FEU noong 2016 to 2019. Ang height nga nito ay 6'4 mga bros, at ito nga ang pinakagusto ng Ginebra dito kay Ken Taffin ay yung kanyang shooting mga kabrods. Isang shooter po ito pong si Ken Taffin mga bros, inihahalin tulad yung laruan niya dito po kay Matthew Wright at yun nga kay Dwight Ramos din yung haluan ng laruan nito ni Ken Taffin mga kabrods. Dahil yun nga, malaking shooting guard ito para na rin ito sa PBA. At yun nga mga brods, may kampiyonato na rin itong naiuwi dito sa NZNBL kung saan dito sa Wellington Saints nakapagkampiyon na rin ito mong si Kenneth Taffin. Sa FEU nga, hindi rin siya masyadong nakilala doon, pero isa ito sa mga key players dati ng FEU pagdating nga sa outside shooting. So malakas-lakas din kasi itong mong player na ito. At yun nga, syempre gusto rin niya magpursige. At yun nga, pumunta rin ito ng New Zealand at doon nga nagpursige ng laro. At dito ay babalik na rin siya sa PBA dito sa Pilipinas kung saan magpapadraft na ito mga kabrods. At ito pong barangay na Brasan Miguel ay alam naman natin, isa rin sa mga kulang nito ay isang shooter talaga. Pero sa kung makikita nyo yung lineup ng Ginebra, may mga ilang shooter naman ito, pero iba pa rin yung pure shooter, legit shooter na katulad po nito po ni Kenneth Taffin.
Ang position nga niya dito po sa Wellington Saints ay parang stretch forward ito mga broads. Pwede rin ito mag-dos, mag-tres dahil small forward ang laruan po ni Kenneth Taffin. Pero ang kanyang puhunan talaga at ang isa sa mga kaya niya talagang gawin ay yung shooting mga kabroads. Eh alam naman natin ang Ginebra, maganda-ganda na rin ang nilalaro ngayong Governor's Cup 2023. So pagdating nga ng, after nga ng Governor's Cup, naka-focus na rin sila dito po sa mga PBA draft natin kung sino-sino ang kanilang ipipick. So maganda ito pong si Kenneth Taffin kung gugustuhin man nila mga bro, dahil isang scorer ito at hindi na mahirapan si Coach Tim Tone sa kanyang triangle offense at si Scottie Thompson na maganap ng shooter dahil na andyan na. Ito pong si Kenneth Taffin. Yung ibang players kasi ng Ginebra hindi rin masyadong consistent, inconsistent yung iba sa shooting, pero pagdating naman kay Kenneth Taffin, kapag binigyan mo ito ng magandang paso sa laro at magandang space na mga pasa ni Scottie Thompson, mga broads, kayang-kaya na niyang ipasok yan. Though, ito pong si Kenneth Taffin mga broads ay bata-batang player pa, 25 years old lang. Ito pong si Kenneth Taffin, matagal-tagal pa ito at marami pang itong room for improvement dito po sa Barangay Ginebra San Miguel, lalong-lalo na ito pong Ginebra parang nagre-rebuild din ng mga batang lineup kung mapapansin nyo sa kanilang lineup ngayon. So inanunsyo na yan mga broads ni Kenneth Taffin sa nung mga kamakailang buwan lang na magpapadraft na ito sa PBA. So sa lahat po ng mga Barangay Ginebra fans, dapat bang i-draft or i-pick ng Ginebra ito pong 6'4 na shooter na ito? So komento mo lang ang opinion mo dyan mga broads at isa-isa natin yan. So salamat po sa panonood mga broads. This is Overrated, I let you know lang. I'm out. To get away, I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah, they say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens, but I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon.